Sabi nila, bawal daw ang maingay dito sa tapat ng Korte Suprema. Ayaw din na magproblema yung taong bayan na gawin sa kumakot dito sa harap ng Korte Suprema na bayan masahilan. Kinakailangan po, papasukin niyo yung aming sound system dahil karapatan po ng taong bayan na magproblema dito. Sigit natin yung ating karapatan na makapasok yung sound system dito. Magkakaalaman na tungkol dito sa Disbursement Acceleration Program. Alam nyo po, pangalawang oral arguments na po ito. Mula po noong Nobyembre 19, pangalawang oral arguments na to, panig naman ng gobyerno ang dapat marinig. Hindi nila maipaliwanag saan ang galing ang DAP, hindi rin nila maiulat kung paano ginastos ang DAP. Saan mga proyekto ito napunta, kaninong mga politiko ito napunta. Mga kababayan, mga kapatid, hanggang ngayon, inililihim sa atin ang katotohanan. Pinagpatakpan ang mga kabaybalan nitong gobyernong Aquino. Mga kababayan, mga kapatid, karumal-dumal po na ang gobyerno, ang Pangulo, ay merong bilyong-bilyong pisong discretionary fund na ginagamit po para suhulan ang isang pong equal branch of government. Karumal-dumal po dahil yan po, ang kahulugan po niyan, diktadura. Ang kahulugan po niyan, paghahari ng iisang sangay ng gobyerno nang wala pong ibang sangay na maaaring kumilatis dito. Ang ibig sabihin po niyan, maghahari-harian po itong Pinoy ng Aquino at ang mga alipores niya. Itong si Boy Suhol, ang numero uno tagapagtanggol ng Fort Barrel, pagamat ibinasura na at dineklara ng Supreme Court na unconstitutional at illegal ang PDAP, nagpapatuloy ang Fort Barrel sa 2014 budget. Fort Barrel ni Aquino! Ibasura! Ibasura! Fort Barrel!